Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is your Kabirador, Birador Piqua. Ayan, so for today's vlog guys, ay nagbabalik muli tayo sa panibagong topic at bagong reaction at bagong sariling opinion na ating sasabihin dito sa vlog. Ang ating gagawin po ng reaction at opinion ay hinggil nga po dito no sa trending na sinabi no ng founder ng TAC na si Merly no, at ano nga po ba yung lumabas sa bibig nitong founder na ito. Ito po no ay yung kataga no na hindi niya daw po kalibel no si Ma'am ni Hides dahil isa lamang daw pong OFW no si Ma'am ni Hides. At sa hindi pa po nakakilala kay ni Hides Vlog, siya po ay isang vlogger no, isa pong content creator and at the same time reactor po ng iba't ibang platform. Okay? Okay, siya po ay nagre-react sa iba't ibang platform na ano na mga charity vlogger no. Opo, isa na nga po dito no ang Mahal's Community na kanyang pinasukan na community. Ayan. So syempre bago natin simulan guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka ayan sa ating mga pag-react, sa ating mga pagpapaliwanag and at the same time sa ating sariling opinion. Ayan. So guys, ito nga po ano no ang hot trending topic ngayon no, di umano ay sa isang live ng isang founder no ng isang organisasyon na tinatawag ay itong Team Abot Kamay po no, ang founder na si Merly. Ayan. Ito nga po ay meron recently ay meron po siyang ayan sinagot na usapin no, at inalipusta ang isang OFW no na si Ni Hides Vlog no. Opo, totoo po 'yon no. Ito po ay makikita nyo sa live ni Merly no, or Merly Vlog. Ayan, sa mga nais pong makakita nung naturang video kung paano niya nilait si ano si Ni Hides Vlog, ay maaari nyo pong tignan sa kanyang YouTube channel. Ayan, ito nga po ano ay talaga namang pinag-usapan ng husto at maraming galit na galit na mga OFW maging yung kanyang mga sponsor po ano no, yung kanyang mga sponsor na hinahamak no ay naturingan no, naturingan inaabutan siya ng pera para mag-sponsor sa kanyang ginagawang charity or ginagawang kahit na ano no, mga event. Okay, ang mga sponsor po niyan ay mga kapatid nating OFW na nagpapakahirap po no, na ano na kung sabihin nga ni Merly ay nagpapakahirap magkuskos, nagpapakahirap mapalayo no sa kanilang pamilya at nagtitiis na hindi makita sa loob ng ilang taon para lamang makapag-ipon at mabago ang buhay ng kanilang pamilya. Okay? Ito nga po ay sinabi ni ano ni Merly no sa kanyang live no na hindi nga daw po niya kalibel itong si Ni Hides Vlog dahil isa nga lang daw po itong OFW na kailangan pang umalis ng bansa para lamang kumita ng pera. Samantalang siya nga raw po ay isang businesswoman na kailangan ay nakahiga lang no, pahila-hila siya lang daw siya at siya ay nagkakapera, 'di ba? Okay, kayo na po mag-analisa kung ano pong klaseng mindset ang meron po itong ano na ito, founder na ito, dahil marami nga po no nagalit na mga kapwa nating OFW dahil lang inyong lingkod din po ay isang araw sa aking buhay ako po ay nang ibang bansa no para ano po no magtrabaho para sa aking mga anak no, sa aking pamilya. Kaya ako po ay lubusang nasaktan nung aking pong nabalitaan at aking napanood ang kanyang live kung paano niya po laitin no ang mga kababayan nating nagpapakahirap,
talagang nagkakayod kalabaw at nangungulila sa pamilya, eh lalait-laitin mo na lamang kung ganun. Eh samantalang sa dito po, no, sa gobyerno natin dito sa Pilipinas, ay malaki po ang pasasalamat, no, ng ating gobyerno sa mga OFW natin, no, dahil isa po, no, at lihiti mo po, no, na ang OFW natin, no, sa mansulok ng mundo ay sila po yung pinakamataas, no, na contribute dito sa Pilipinas. Sila po yung pinakamaraming tax na binabayaran. Ayan, sila po, no, ang bumubuhay sa bansang Pilipinas. O kaya po, ano, no, dun sa founder po ng TAC na si Merle, ayan, sana po matuto po kayong rumispeto, no, sa ating mga kapwa OFW, dahil sila po, no, ang nagpapakahira para maisalba po ang ating buhay dito sa, ano po, Pilipinas. Dahil kung hindi po dahil sa taxes, no, malaking taxes na pumapasok sa mga remittances, no, at mga balikbayan boxes na pinapadala ng ating mga kababayan out of the country, ay hindi po, no, lalago ang ating, ano, no, ang ating ekonomiya, di ba? Dahil ang pumapasok po na tax dito ay triple, no? Opo, totoo po 'yan, at yan po ang sinasabi ng ating ano, government statistic pagdating po sa tax ano evasion, no. Ito po yung mga malalaki ang pinapatong na tax, no. Opo, lalo-lalo na po sa mga ano nagre-remit. Imagine nyo po, no, every week, every month, no, ay meron pong ano, meron pong nagpapadala. Imagine magkano po ang pumapasok, no, sa ating bansa, no, once na meron pong mga nagpapadala araw-araw. E sa isang araw po, no, ay milyones po ang pumapasok na tax. Di ba? Para laitin mong ganun ang mga kapwa ko OFW. Di ba? Siguro po ay hindi po naranasan itong tao na ito, no, na maghirap o magdildil ng asin, no, para ganun na lamang po alipustahin ang mga kapwa natin OFW. At yun nga po, no, ay hindi po nagustuhan ng ating mga viewers, no, ng ating mga tagapakinig, maging ang mga kanyang mga sponsor. Kaya nga po marami ang mga member niya or sponsor niya, no, ang umalis at hindi na kinaya itong ganitong lengguwahe na ginagamit niya, no, at pang-aalipusta sa kapwa niya tao, especially sa ating mga OFW, di ba? Dahil ito nga po, no, si Ni Hides Vlog ay isa pong OFW na nagkatrabaho sa Hong Kong po bilang isang domestic helper. Okay? Wala pong masama diyan sa pagiging OFW, dahil diyan po, no, dahil diyan po, no, sa sakripisyo na ginagawa ng ating mga kababayan ay nakakatulong po sila sa gobyerno natin, and at the same time sa family po nila, no, sa family po na ano, no, pilit nilang inaahon sa kahirapan, no, at makapagpundar nga po para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, okay, or ng kanilang mga supling. Diba? O, ang aking personal opinion sa usapin na ito ay ito po, no, totally po, no, na disagree po ako, no, sa mga sinabi ni Merle or founder ng ano ng Team Abot Kamay, dahil ito po ay pangyuyurak na, no, sa ano, sa pagkatao ng mga OFW, maging yung mga ano po niya, maging mga nagi-sponsor po sa kanya, no, ay kaakibat po nung salita na sinabi niya or binitawan niya. Opo, damay po dito yung mga OFW na supporter niya. Kasi unang-una po, no, hindi po magandang halimbawa, no, na maging founder ka ay ganun po yung lumalabas sa iyong bibig, at ikaw ay masamang ehemplo para sundan, no, ng mga ano or tagapakinig mo or mga member mo, dahil unang-una ikaw ay senior citizen na,
tapos ikaw ay magsasalita ng mga ganong kataga na hindi po bagay yon, lalo na kung pang-aalipusta sa kapwa mo tao at wala namang ginagawang masama ng mga OFW, dapat siguro ipa-emphasize mo dun sa tao na tinitira mo na siya lamang ang tinitira mo, pero ang masama nun ang sinasabihan mo ay lahat ng OFW, dahil ang pagkakasabi mo no, ay sinabi mo sa iyong live, no, live streaming, ay hindi mo kalibel or hindi mo kaantas ng buhay itong si Ni Hides Vlog, dahil isa lamang siyang OFW. Opo, yun po ang lumabas sa kanyang bibig. Dahil ang karuktong pangako nito ay sinigundahan niya ng salitang isa ka lamang OFW, at no, lumalayo ka pa para lamang mabuhay at buhay ng iyong pamilya. Hindi kagaya ko na nandito lamang sa Pilipinas, si Tim Pretty na kaiga, kumikita na ng pera dahil nga po siya ay negosyante. Hindi porke ikaw ay negosyante, may karapatan ka na pong manlait ng kapwa, no? Especially, okay lang siguro kung yung mga ibang tao na kaya yung mga sinasabi, pero meron din pong mga maseselan, no? Opo, meron pong maseselan, no? Especially po yung ating mga OFW na nakaka-relate dyan. Sa lahat po ng supporter ng Mahals Community at maging mga ibang charity vlogger, no? At pinasok mo nga ang charity vlogger, no? Or charity vlogging, okay? Ay dapat nauunawaan mo bago ka sana nagsalita. Siguro talaga mataas ang iyong tinutungtungan at mataas ang tingin mo sa sarili mo, wala na po kami magagawa ron. Pero sana po, no, ay huwag mong kalimutan, no, na iapak ang iyong sarili sa lupa, no, dahil hindi sa lahat ng oras ikaw ay asensado at mayaman at may kakayanan, no, bilin ang lahat ng gusto mo, dahil yan, lahat yan ay hindi mo madadala yan sa langit pag tayo ay pumanaw, no, dahil yan lamang ay pahiram at palamuti, no, ng ating may kapal, no, pong may kapal. Kaya dapat hindi ka nanlalait, no, ng ano, OFW, no. Okay pa siguro kung laitin mo yung personality ng isang tao, baka sakaling maintindihan ka pa ng ibang tao, pero yung sabihin mong hindi mo kalibel dahil isa lamang tong OFW, parang foul ka doon, no, ginang Merli, no, masama, no, yung tabas ng iyong dila at tilamsik ng iyong laway, dahil maraming tinamaan, no, ng asido mong laway itong mga OFW natin, no, ang kapwa nating OFW. Kaya sana, no, magbago-bago ka na rin, no, dahil meron ka na ring edad at nananawagan po tayo, no, sa mga kapwa nating OFW na pagka may mga ganito, no, na nanlalait sa mga anon katulad nating OFW, ay dapat ignore na lang natin, dahil makakadagdag pa tong stress, no, sa inyong iisipin at dadamdamin, di ba? Kung marinig nyo man, no, ilabas nyo na lang po sa inyong tenga. Pero hindi rin po natin masisisi kasi, no, ang ating mga viewers, at lalo na majority sa ating mga viewers ay mga OFW, at ang mga ano po ng mga sponsor po ng mga charity vlogger ay mga OFW or nakatira, no, sa ibang bansa. Okay? They are considering as OFW. Okay? Kaya po nandun sila ay para po ipakita, no, na kaya nilang buhayin ang kanilang pamilya, no, sa maayos na pamamaraan kahit na malayo sila sa kanilang pamilya at tiisin, no, na mawalay sa kanilang mga anak. Diba? Gano'ng kasakit yon. Tapos halipustahin mo lang Manang Merli or Ginang Merli, masama naman po yun, no? Hindi po ano yun, katanggap-tanggap yun para sa ano, sa mga kapwa natin OFW, lalo na at marami silang pinagdadaanan na hindi mo alam, no? Siguro hindi mo nga naranasan dahil batay nga sa iyong sinabi, no, sa iyong mga live stream ay hindi mo naranasan mag-alaga rin ng iyong anak, no?
at kaya malayo ang loob sa iyo ng iyong mga anak, eh sana huwag mo idamay yung iba, no, na may pagmamahal sa kanilang mga anak kaya lumayo, no, at nagtrabaho sa ibang bansa upang buhayin, no, at bigyan ng magandang buhay, magandang bukas ang kanilang pamilya, di ba? Kaya po maraming galit na galit, no, at hindi po natin sila masisisi dahil sadya naman pong hindi katanggap-tanggap talaga ang kanilang pahayag nito ni Manang Merly or Ginang Merly, eh talagang hindi po katanggap-tanggap sa ano, tenga ng ating mga kapwa OFW at kapwa Pilipino, no, na ng ibang bansa para magpakahirap. Ito ay sana po, no, maging leksyon ito sa mga ibang vlogger, no, na bago po tayo bumitaw ng salita, no, eh kailangan muna natin pag-isipan ng mabuti na wala tayong masasagat saan, no, na maraming tao. Dahil dito po, no, sa social media ay hindi po natin hawak ang utak, no, ng bawat manonood at bawat supporter. Pero para sa akin po, once again, no, kaakibat ng iba't ibang sangay, no, ng ano, ng mga supporter, okay, ng mga OFW, kapwa natin OFW, eh lubusan po akong nasaktan. Lubos-lubos po akong nasaktan doon sa akin narinig na pangaalipusta or pagyura sa pagkatao ni ano, ng OFW, na sinabi nga nito ni Merly, no, at talagang dinegrade niya talaga mga trabahador or mga nagtatrabaho or mga nagsusumikap na buhayin ng kanilang pamilya sa ibang bansa, no. Nawa ay pag pinagdarasal namin lahat, no, na ikaw ay hipuin ng poong may kapal, no. Nawa ay ikaw ay baguhin yung mindset mo dahil masama pong mindset yan, lalo na't ikaw ay senior citizen na ay nakakahiya po, no. Parang talagang nilulubog mo sa kahihiyan ng iyong pamilya dahil nga ang sabi mo nga, no, or ang sabi ng iyong mga anak, kung ano yung ugat, yun ang bunga. So ibig sabihin, ganun rin po ba ang iyong mga anak na sila ay mapanghusga at mapangyurak ng tao, no, dahil walang kakayanang ano, no, humilatsa at magantay ng salapi, di ba? Hindi po natin masisisi yung mga OFW. Wag na po natin ipaano, no, pa-emphasize sa mga ano, kababayan nating OFW na sila ay kailangan pang umano, pumunta ng ibang bansa para lang buhayin ng pamilya. Hindi po nila kasalanan yon. Nataon lang po sa sitwasyon na yon ay dapat nating intindihin, no, na meron silang mga desisyon sa mga buhay nila na kailangan nilang panindigan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Dahil alam naman po talaga natin dito sa Pilipinas na kahit na ilang taong ka na nagkatrabaho, ay hindi ka pa rin talaga or hindi mo pa rin matatamasa ang pag-asenso kung hindi ka nga magiging business-minded dito. Tulad nga ni Merly, ang sabi nga niya, eh siya ay kailangan eh pahilahilat siya lang dahil nga siya ay business-minded. Kaya no wonder po, no, na sa mga OFW supporter niya or sa mga OFW ano niya, no, sponsors niya ay bumaliktad, no, at hindi maiwasang magalit dahil ito po ay mga OFW rin. Pero may mga mangilan-ngilan, no, na pilit siyang iniintindi at pinapasa Diyos na lang, no, yung mga bagay na yun at talagang matibay, no, ang kanilang paninindigan na itong sinasabi ni Merly pang sa pangalipusta, no, ni Merly sa ormanang Merly dito sa mga ano, sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, no, ay nasa sa inyo na po yun, no, mga supporter, magtim abot kamay, no, eh kayo ay OFW rin, pero kung kaya nyong lunukin yan, di ba, nasa sa inyo yan at kaya nyong itolerate yung mga ganyan salita, no, at pang-alipusta sa inyo, eh bahala po kayo, kayo po ang magdadala niyan. So hanggang dito na lamang po, no, ang aking pagpapaliwanag at yung aking reaksyon, no, komento dito sa hinggil nga dito nga sa pangmamaliit ni Merly, no. Yun nga po, no, ang ating reaksyon, no. Ito nga po ang ating
masasabi talaga. No, ito lang, hanggang dito lamang po ang ating video ngayon, no. At sana po ay meron tayong nakuhang aral, no. Meron po tayong nakuhang leksyon dito sa ating usapin ngayon. At number one na leksyon, no, na matututunan mo rito sa ating topic ay huwag ka manghuhusga ng mga kapwa nating OFW or kapwa nating Pilipino na piniling mag-abroad or magtrabaho out of the country. Kaya maraming salamat po. Saludo po ako sa mga kapwa nating OFW na patuloy lumalaban sa hamon ng buhay at sa laban, no, ng krisis ng ating mundo. Kaya maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mag-iingat po kayo, and God bless you more sa ating pinakamamahal na mga OFW na bagong bayani. Saludo po, and God bless you more, and may happy new year po sa inyong lahat. Napakahirap, no, ng mag new year kayo at mag Christmas na hindi nyo kapiling ang inyong pamilya. Pero sabi ko nga po, tiis lang, darating din ang panahon na makakasama mo siya, makakasama mo sila, at magiging masaya kayong lahat. Maraming salamat. Once again, this your Kabirador, Birador Pikwa. Mega love shoutout po sa Mahals Community, Team Birador Community, ayan, Team Sky, Team Plok, and Team Nihides OFW Fighters, and Team Jeff Esteban, Team Kasiyahan, ayan, founder by Jeff Esteban. Maraming salamat po. And Single Mom, founder by Joy Kakal. Ayan, Miss Joy Kakal. Thank you so much, and God bless you all. Love you. Bye bye, guys. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those caps going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally read me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with